Muli nagsama-sama tayo sa isang diwa ng pasasalamat. At ngayon po ay isang napakahalagang topic ang ating pag-uusapan dahil ito may patungkol sa isang bagong tao. Tama po ang inyong nadinig, ang isang bagong tao. Anyway po, ay gusto kong i-vlog sa inyo ang aming pong kapaligiran ay mayroon ng konti-konting sunstorm o slight pa lang po. At sa panahon ngayon ay nagbabadya ito na papalapit na o nagbabago na ng klima ang panahon dito po sa Saudi Arabia. At panay nga po ang kulog dito sa rooftop at kanina po umambo na. So kaya medyo na delay yung aking pagre-record, pagba-vlog. Pero ibig lang po sabihin ito ay parang nakaka-relate tayo sa ating content ngayon, yung pabago-bago o yung bago. Pag may luma, may bago. At ito po ay dito sa Saudi Arabia, dalawa lang po ang klima dito, isang tag-araw at saka isang tag-lamig. At mapapansin po ito pag nagbabago na, katulad po nito ay may mga sunstorm na, ibig sabihin dahil galing kami sa tag-araw ay papalapit na rin po, nagbabadya na ang tag-lamig. Pero hindi ibig sabihin maglalamig na, by December pa po ito. At bago mangyari ito ay ganito po ang mga karanasan po namin. May ulan-ulan hanggang sa minsan ay dumarating ang malalakas na ulan. At ito po ang nagdadahilan ng mga pagbaha dito. Dahil sa sobrang ulan, lakas ng ulan at dating ng tubig, ay wala pong mga drainage dito. Kaya ang nangyayari po ay sa mga mabababang kalsada na dadaanan ay doon po naiipo ng tubig, although na meron silang mga irrigation na doon po pupunta ang mga tubig upang magamit po ito. Mahalaga po sa kanila ang tubig dito dahil ito isa sa mga inumin po namin o pinipilter po nila ito. So dumadaan ang process kaya napakahalaga po ang ulan dito. Kung diyan sa Pilipinas ay sandamakmak ang tubig na dumarating sa panahon ng tag-ulan, dito po special po ang tubig, inaabangan po talaga nila ito. At yung ibang mga lahi ay pinipicturan at ibinibidyo pa ang ulan dito dahil madala nga po umulan dito. Mabibilang po sa daliri sa panahon ng pag-ulan sa loob ng isang taon. Pero dyan po sa atin, nako, nakakalungkot. So anyway, ay ang topic po natin ay sa matagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago, mga kapatid. Tulad nga po nito, ang panahon dito nagbabago-bago. Sa atin, sa buhay po natin, kailangan may pagbabago tayo pag nakilala natin ang Panginoon Diyos. Kukulog at kikidlat na po. Ayan po. Bigla po na kailangan mayroong pagbabago. Kung may luma, may bago. Mayroong mamamatay, may mabubuhay. Tulad po ng mga isda sa karagatan, may mga maliliit, may malalaki. At ang maliliit na ito, pagkain ng malalaking isda para sila'y mabuhay. May mamamatay, may mabubuhay. O tulad po, sa buhay ng tao, dapat mayroong mamatay sa atin. Ano dapat mamatay sa atin? Yung lumang pagkatao natin. Ang mga kasalanan natin, dapat mamatay na ito at papalitan na ito ng bago. Alin ang bago? Yung pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo, ito ay bago na. Hindi na natin dapat balikan ang namatay na, ang luma na. Ang nakakalungkot, mga kapatid, mas pinapaboran pa natin yung luma at yung bago natin ginagawa. Pinabalik-balikan pa natin, kaya hindi tayo mag-grow-grow, hindi tayo maka-move on.
O last upload ko, yung mga balisa, mga taong balisa. Eh paano hindi mababalisa? Eh pambihira. Eh parati pa natin ginagawa yung mga dati. Eh para ano pa? Ang Diyos natin, para ano pa? Ang Biblia, para binabasa natin. Pagkabasa natin ang banal na kasulatan, eh ganun pa rin, ah, walang pagbabago. Ito po ay nagpaparemind sa atin sa lahat ng mga nakakalimot. Kaya nga po, mayroon Diyos na nagbigay ng buhay upang tayo, yung patay natin na pagkatao, bubuhayin po ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi rito, kung nakipag-isa ka, yan lang ang tanong ko, kung nakipag-isa, kung nakipag-isa tayo sa Panginoon, kung hindi tayo nakipag-isa, yun po ang malaking problema. Ito po ang isang napakaganda sa ating Panginoon Diyos. Isa na tayong bagong nilalang pag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Wala na yung dating pagkatao. Kaya mga kapatid, huwag na nating balikan ang dati nating pagkatao. Ito ay makasisira sa pag-unlad natin, sa pagkilala natin sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay marapat dapat lamang na mag-move on sa lahat ng ating ginagawa. Isishare ko po sa inyo ang kapaligiran na ito bago ako magtapos. Ayan po ang aming paligid. Ito ang aking kinatatayuan sa mga oras na ito. Meron pong slightly sunstorm. Kung inyo pong napansin sa mga paligid, madilim. Almost 6 o'clock po dito. Alam nyo po, pag dati ako nagbablog, ay magsi 6 o'clock o 6 o'clock. Ay ang araw dito ay masinag pa o talagang ano pa siya. Pero ngayon po, ang sitwasyon dito ay madilim na po siya at lagi na pong kumukulog at kumikidlat, umaambong po sa mga oras na ito. Kaya mga kapatid, mga magulang, ito yung sitwasyon namin dito. At maraming natutuwa sa pagdating ng mga ulan na at na ito dahil ang hatid dito ay biyaya dito sa Saudi Arabia. Binibili po, mas mahal po ang tubig dito kaysa sa diesel, sa fuel, mas mahal po ang tubig. Kaya tayo ay lagi nating sambitin sa ating Panginoon Diyos, biyaya ang lahat ng bagay. Kaya yung pagkilala mo sa ating Panginoon Diyos, biyaya po yan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.